What's up, Mandaragat? Matapos ang halos 55 days sa Anchorage dito sa Brazil, sa wakas, didikit na din tayo sa puerto. At talaga naman naging mahabang pag-aantay natin dito sa Anchorage area bago tayo makapasok sa loob at mag-loading operation. So 8 AM, nag-standby na kami at nag-prepare na makina para sa hibap anchor at maneuvering. May nag-assist din pala sa amin na dalawang tugboat at piloto para makadikit ng maayos sa puerto. Medyo naging makulimlim ang panahon ngayon, kaya kung mapapansin nyo, naging mahamog din dito. 1300 hours so mag-finish engine naman kami at agad naman dumating ang truck para sa discharging ng sludge at barge para sa bunkering operation. Kaya nung araw na iyon, hindi pa kami nagkaroon ng panahon para makalabas. Kinabukasan, nung magkaroon ng chance sa makapag-show leave, eh hindi na namin pinalagpas pa. Nag-xerox kami ng passport at ibinigay ang aming card para sa aming shore pass. Matapos ang halos 3 buwan sa dagat, finally, makakalabas na din tayo. Kasama natin ang mga pangmalakas ang crew at tropa natin na sinil, Churi at Tolitz. Medyo malaki itong port na ito, kaya kailangan muna natin mag-antay ng bus papunta sa gate. Sa gate naman, kailangan din i-register yung mga thumb mark nyo para sa entry at entrance sa gate. At dito nga pala, may mga nakaabang na ng mga taxi driver. Kilala na din nila yung mga marino dito pagdating sa labasan. Siyempre, pag Brazil, alam na naman agad ang pinupuntahan. Oo, saan kaya? Sa shopping mall siyempre, kung saan makakabili ng mga murang Havaianas, Ipanema at ilang mga souvenirs. Kaya eto na nga, sinimulan namin ang paghahanap ng mga sizes ng aming mga paa. Natin na. Yo! Kamusta ako kapagpili nyo ng mga tinelas dyan? Ayos naman. Ang daming Havaianas dito. Ay, panima. Panima. Paano nyo malaman na kapag siman to? Daming Havaianas. Check first because maybe may money. Okay, this is 56.50. Halos kalahati kasi ang presyo dito sa Brazil kumpara sa Pilipinas. Dito nga pala kilala si Ferdinand Kowalski pagdating sa bilihan ng mga Havaianas. Ito talaga yung mga paboritong gawin ng mga seaman kapag nakakabiyahe ng Brazil, ang bumili ng mga tsinelas para sa aming mga pamilya. Pagtapos nito, kumain na din kami at umuwi na sa barko dahil may kanya-kanya pa kaming mga duty. At syempre dahil hindi tayo nagsawa na lumabas, pangalawang araw pinuntahan ko naman yung downtowns dito sa Paranagua. 5 minutes lang galing puerto, mararating mo na yung isa sa mga old town dito sa Paranagua. Yo guys, so nandito ako ngayon sa Paranagua City. So itong lugar na to guys, ito yung parang pinaka main street ng plaza nila. At ina-explore ko yung lugar, che-check ko kung anong pwedeng gawin. Pero usually yung makita nyo dito is halos mga tindahan ng mga souvenir, ng mga damit. Kasi katapat nito guys, merong dagat. May nakita ko dun guys, para isang shop ata ng more on surfing. And then yung mga tao dito napansin ko na parang active sila guys sa mga pangdagat na activities. Halos 2 oras din ako nag-ikot-ikot para ma-explore natin yung lugar. May mga kalumaan na yung mga building dito at yung ibang mga restaurant, talaga namang buhay na buhay pa yung mga sinaunang way na pag-serve nila dito. Masabi ko na halos wala din masyadong pinagkaiba ito sa Pilipinas. Maging yung cost of living dito eh hindi nalalayo sa mga presyo ng mga bilihin. Maliit lang naman itong lugar na ito, itong Paranagua, kaya wala din masyadong mapupuntahan. Meron sanang malapit na beach dito na halos 1 hour ang biyahe, kaso may kamahalan lang sa pamasahe. Isa sana ito sa magandang puntahan kasi andun yung tunay na paraiso ng mga marino. Uy, walang ganun. 3 araw lang naman talaga ang tinagal namin dito sa puerto. Biruin mo ang tagal namin sa Anchorage area tapos ganun lang kabilis ang loading operation dito sa Paranagua, Brazil. Dahil mabilis din naman talaga ang loading operation dito. Ayan, kung mapapansin nyo guys, puno na ng mga mais yung mga cargo hold natin. Siguro next time pabalik natin sa ibang tauman eh mapapatunayan na natin kung bakit nga ba Brazil ang paborito ng mga marino. Talaga ba? Obrigado, amigo. See you next vlog.